may mga sugar din man, may mga bigat din man. Pero alam niyo mga kapatid, meron isang natitira na tunay at totoo na nagmamahal sa amin. At yan ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Naging Diyos siya sa atin sa lahat ng oras at pagkakataon. Masaya man tayo, mga kapatid, naging Diyos siya sa atin. Nung may mga problema tayo, kapatid, naging Diyos siya sa atin. Siya yung nag-iisa na hindi tayo iiwan magpakailanman. Iwan mong tayo ng tao, mga kapatid. Our Lord Jesus Christ will remain in our life, mga kapatid. Always remember that, that God loves us so much. Hindi na tayo iiwan. Pinapanakuan man tayo ng mga tao na hindi natutupan. Pero ang Lord, kapag siya ang nanako, mga kapatid, tiyak na tutupan niya dahil siya ang Panginoon. Lord God, na aming tinatamasa, Lord God, sa
Amen. Are you blessed, mga kapatid? Amen. Isang the best the offering para sa ating Panginoon. Amen. Buhay na ba tayo dyan, mga kapatid? Amen. So as a short reminder, mga kapatid, once nag-start po tayo ng ating banal na salita ng ating Panginoon, iwasan po natin lumabas, ha? Amen po. And then, pakisinus lang po yung mobile. Amen. And then, huwag po tayo magkipintuhan, mga kapatid. From the very start, hanggang sa matapos po yung Word of God, dapat nandiyan po kayo. Amen? Kasi ito talaga yung pinunta natin dito, mga kapatid. Nothing else matter. It's all about Jesus. It's all about His Word. The most powerful sa buong mundo, mga kapatid. Ang Kanyang salita. Amen? So are you ready to hear the words of God? Amen. Are you not excited, mga kapatid? Absolutely. A blessed morning po sa inyong lahat. Amen? So, sino dito ang nakarinig na or nakapagbasa na ng tinatawag na parabola? Parabola. Parable. Sino po ang taas pong kamay? Amen.
Yung mga hindi nagtaas, ano pong plano natin? Nagbabasa po pa kayo, mga kapatid. Napakarami yan sa YouTube, mga kapatid. Sa Tagalog, talinghaga. Amen. Amen. So, alam niyo mga kapatid, during that time na nagpiprint sa ating Panginoon, during sa kapanahunan niya, nung kasama niya kanyang mga alagad, even yung mga tao during that time, marami siyang mga tinuturo sa mga taong yun at sa kanyang mga alagad sa pamamagitan rin ng talinghaga, yung tinatawag na parabola. Na tila bagang parang ang hirap maarok. Amen. Ito yung tinatawag na mga bagay-bago, mga bagay-bagay dito sa mundo, mga earthly thing na tinatawag, but with heavenly meaning, mga kapatid. Ayun po yung tinatawag na mga parables. Amen. Katulad ng sheep, yung mga tupa, katulad ng mga coins, yung mga virgin, ayun po yung mga sample ng mga parabola ng ating Panginoon. Amen. Kasi during that time, alam natin na hindi lahat ng mga tao during that time is handang makinig. Hindi during that time na mga tao is handang unawain. Kaya ang ating Panginoon, gumamit siya ng mga parabol, mga kapatid. Amen? God, para ngayon mga kapatid, where is God seeing us? Physically o sa ating mga puso, mga kapatid? Hello? Sa ating mga puso. Ating soul. That's kaya mga tinanggap po. It's mga puso. God is always looking after our hearts, mga kapatid. Not on the physical matters, mga kapatid. Amen? Kaya ang ating Panginoon talagang napakatalino nito, mga kapatid. Amen? In the Gospel of Matthew, sabi dito, mga kapatid, as an introduction, mga kapatid, Jesus asks his listener to understand an intangible reality that they couldn't see with their physical eyes. Yung hindi maarok at hindi nila maintindihan ang kanilang mga physical eyes, mga kapatid. Amen? Ito yung kingdom of God. Dahil nais turo ng ating Panginoon during that time, talaga yung kaharian ng ating Panginoon. Amen. But alam natin, ang mga tao during that time, yung iba, matitigas sa ulo, mga kapatid. Amen. Hindi sila handang makinig. Hindi sila handang umanawa, mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon, ginamit ang mga talinhaga, mga kapatid. Amen. Mga bagay-bagay siya na nakikita natin, na madalas natin ginagamit, pero ginamit ng ating Panginoon. Pero meron siyang kakaibang mga meaning, mga kapatid. Amen? Dahil meron siyang nais iturong mga leksyon, mga kapatid. Moral lesson man or spiritual lesson, mga kapatid. Ayun po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, he chose the stories, what we commonly call parables, to illustrate his meaning, mga kapatid. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, mga very profound. Amen. Yung parables ng ating Panginoon, makikita talaga natin yung talagang napakatalinghaga, mga kapatid. Pero kapag inunawa mo, kapag binuksan mo ang iyong puso, kapag binuksan mo ang iyong mga mata, mga kapatid, talagang mamamangha ka, mga kapatid, sa itinuturo ng ating Panginoon. Dahil walang ibang nais, walang ang kalooban lamang ng ating Panginoon is yung magkaroon tayo ng buhay na mawalang hanggan at makasama natin siya, mga kapatid, doon sa eternal life na tinatawag, mga kapatid. Amen? Kaya sabi nito, bago tayo magsimula, mga kapatid, next, kuya? Ito may tinatawag na baptized beba. Ang title ng ating pag-uusapan sa umagang ito, mga kapatid, ay walang iba, Jesus Parables of Poor Hearts. Amen? So may apat na klase pala ng puso. Kaya mamaya, as we go along with our discussion, mga kapatid, as we tackle this topic, pagkatapos ito, mga kapatid, you can assess yourself. You can examine yourself saan ka dito sa apat na klase ng pusong ito, mga kapatid. Handa na ba kayo? Yes. So, the seed sown on the good soil. Ayun po yung title. Next, kuya. But before that, sabi dito sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God-breath. So, ibig sabihin, itong salita ng ating Panginoon, which is in the Bible, mga kapatid, is hiningahan ng ating Panginoon. Amen? At mabisa itong ginagamit para tayo ituruan, para tayo i-review, para tayo i-correct, at para tayo i-train into righteousness. Amen, mga kapatid? Kaya alam niyo, mga kapatid, na-bless ako doon sa exhortation ni Pastor Bernard kagabi sa prayer meeting, sabi doon sa Isaiah 1:19, sabi ganun. Nag-aangad tayo lahat. Amen? Marami tayong ipinag-pray. Marami tayong wini-wish o ina-ambition na magkaroon tayo, mga kapatid. Amen? Sa lahat ng aspeto man yan, sa trabaho man yan, sa pinansyal man yan, sa personal na buhay, pero hindi naman tayo marunong sumunod. At hindi naman tayo, wala tayong willingness na matuto, mga kapatid, at sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. This is the word of God, mga kapatid.
do you think ipagkakaloob ni Lord yung mga hinanais natin? Useless. Definitely not, mga kapatid. Amen. Kaya itong salita ng ating Panginoon, kung gusto natin talaga ma-equip, mga kapatid, for every good work, kasi yun ang plano ng ating Panginoon, ayun yung kanyang kalooban, mga kapatid. Dapat, handa tayong ma-rebuke, mga kapatid. Handa tayong ma-correct. Kasi ang salita ng ating Panginoon ay mahalong tulad sa tinatawag na next, kuya. Yan, sa tagap, sa espada o sa itak, mga kapatid. The Word of God is living and active. Buhay siya at aktibo, mga kapatid. At mabisa. Amen? Mas matalim pa siya sa magkabilang tagap. Sa magkabilang talim ng isang tagap, mga kapatid. Ang tagap na tinatawag. It penetrates to the dividing soul and spirit. Talagang nararating niya, mga kapatid, yung espiritu natin at yung ating kaluluwa, even yung ating mga buto, yung mga marong natin, mga kapatid. At naalalaman niya at naiisip niya kung ano yung naman ang isip natin at kung ano yung attitude ng ating mga puso. Kaya the question right now is, mga kapatid, handa ba tayong makorek sa araw na to? Amen. Handa ba tayong ma-review sa araw na to, mga kapatid? Absolutely, amen. Handa ba tayong turuan ng ating Panginoon sa araw na to, mga kapatid? Amen. Amen. Handa ba tayong ma-train sa araw na to, mga kapatid? Amen. Amen. Kung amen po tayo, tumayo po tayo, manalangin muna tayo, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory be to you, Father. From the rising of the sun into its going down, the name of the Lord shall be praised forever and ever. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hallelujah, Jesus. Lord God, pinupuri ka namin, Lord God. Sinasamba ka namin sa mga oras ito, Panginoon. Nawa, Lord God, sa aming pakikinig na iyong banal salita, ikaw lamang, Lord God, ang maparangalan at may lagay sa kalagitnaan. Let your name be glorified, Lord God, sa oras ito, Panginoon. At dalahin ko lamang, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon, hallelujah, is nawa, hibuin mo, Lord God, ang puso ng aking mga kapatid narito, Panginoon. Buksan mo ang puso nila, Panginoon, sa ganun, Panginoon, hallelujah, is malayang makapasok, Lord God, yung binhi ng katotohanan, Lord God, na aming pag-aaralan, na aming pakikinggan sa oras ito, Panginoon, hallelujah. Lord God, give us a teachable heart, a humble heart, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, na yung salita, Panginoon, is mabisa, Lord God, at aktibo, Panginoon, hallelujah, at buhay na buhay, Lord God. Kaya, Lord God, sa mga oras ito, Panginoon, ihanda mo, Lord God, yung aming mga puso, Lord God. Masaktan man kami, Panginoon, ma-rebuke man kami, Panginoon, makorek man kami, Panginoon, pero, Lord God, we believe, O God, na ito inyong kalooban, Panginoon, dahil wala kang ibang nais, Lord God, para sa aming lahat, Panginoon, kundi yung mapabuti kami, Lord God, at makalakad kami patungo sa iyo, Panginoon, hallelujah. Sabi sa iyong salita, Panginoon, seek ye first the kingdom of God in all His righteousness, and all these things shall be added to you as well. Marami kaming mga inaasam, Lord God, marami kaming mga pinag-pray, Lord God, pero sabi ko sa iyo, salita, Panginoon, unahin ka muna namin, Panginoon, ikaw na aming mga hari, ikaw ang aming hari, at ang iyong kingdom, Panginoon, hallelujah, at patuloy namin lalakaran ng iyong katuwiran, Lord God, nang sa ganun, Panginoon, hallelujah, anuman, Lord God, yung mga ninanais namin at desire ng aming mga puso, Lord God, ay ipagkakalum yung Panginoon, dahil ito ang iyong mga pangako, Lord God. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Minsan pa, Lord God, ibabalik namin, Lord God, ang pinakamaklas sa bukulit pagsama pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Remain standing tayo, mga kapatid. Next, kuya, next slide. Yan. Ito may magiging standing tayo, mga kapatid. Babasahin po natin yung salita ng ating Panginoon. The parable of Jesus, the parable of the sower. Amen? So bilang paggalang at pagrespeto sa salita ng ating Panginoon, isabay-sabay nating wibikain at bibigkasin. Amen, kuya? Next. Ito ang ating magiging key scripture sa umagang ito, mga kapatid. Amen. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Matthew 13, 1-9. The parable of the sower. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into the boat and sat in it. While all people stood on the shore, then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was swallowed. Next, yeah? Amen.
But when the sun came up, the plants were scorched and withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plant. Still other seed fell on the good soil, where it produced a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear. Pakanatin natin, Panginoon. Amen. So our topic for today, mga kapatid, is about the parable of the sower. How many of you who heard and read about the parable of the sower? Si Ate Rona lang? Amen. Pastor Bernard? About the others? What are we doing during our spare time, mga kapatid? Amen. So mga kapatid, sa mga oras ito, mga kapatid, God will be blessed, amen, sa mga buhay ng bawat isa, amen. At wala tayong ibang gagawin kundi i-bless natin ang pangalan natin, Panginoon, sa kanyang salita sa araw na ito, mga kapatid. As introduction, amen. So the parable of the sower, mga kapatid, may tatlong bagay, amen. Kuya, next pa, kuya? Kuya, yan. There are three keywords in the passage para lubos natin maunawaan, mga kapatid, yung story ng the parable of the sower, amen. Ang parabola ng pag-asik ng mga seed. Sino dito yung mga nagtatanim? Mga nagbubukid dati, may mga farm. Ayan. I believe, aware na aware kayo mga kapatid. Amen? Kung paano magtanim, di ba? Magtanim ay bibiro, maghapong, nakayo ko, di ba? Kaya may tatlong keyword dito mga kapatid sa ating pag-aaralan. Number one, definitely may sower, yung taga-tanim mga kapatid. Pangalawa, kung may taga-tanim, dapat meron siyang itatanim. May seed. Amen? Kung may seed at may taga-tanim, dapat merong soil. Lupain mga kapatid. Amen? All three factors are needed to produce a crop. Definitely. Kung wala yung isa, hindi tayo makakapag-produce ng crop. Or, paano may mga bagay na tinatanim natin sa Pilipinas, mga kapatid, sa ating mga bukid. So, kailangan kompleto siya para makapag-produce tayo ng fruits, ng bigas man or whatsoever, mga kapatid. So, the sower here is the preacher, definitely, sa ating pag-aaralan sa oras ito, mga kapatid. The seed, yung salita ng ating Panginoon na nais i-share, nais ibigay ng ating Panginoon sa oras ito, mga kapatid. And the last, yung soil, ito yung ating response. Amen? Ano nga ba ang magiging response natin after this, mga kapatid? Amen? Magkakaroon ba tayo na tinatawag na receptive heart, mga tinatawag na ganun, mga kapatid? Or, lalabas, papasok ang buhay ng tainga? Or, lalabas sa kabila, mga kapatid? Amen? So, ito yung magiging response natin. Or, isasabuhay ba natin ito, mga kapatid? Or, i-apply ba natin itong mga salita ng ating Panginoon? Next slide, kuya. Yan. So, little by little, mga kapatid, from glory to glory, we will dig, amen, yung salita ng ating Panginoon, yung ating key scripture, yung ating passage sa umagang ito, mga kapatid. Ang mababasa natin kanina, na binasa natin sa Mateo 13:1-9. Ano yung sabi ko sa una? A man went out and sowed some seeds. So, mayroong isang tao na lumabas, mga kapatid, amen, nagtanim siya, naghasik siya ng mga seed, amen, ng mga buto na tinatawag. Next, kuya? And as he sowed, nung nagtanim siya mga kapatid, yung ibang buto, take note mga kapatid ha, yung ibang buto napunta doon sa daanan ng tao. At nang may dumating na ibon, ano nangyari sa buto mga kapatid? Tinuka. Tinuka lang at nawala. Amen. Ano natin ha? Alalahanin natin yung mga kapatid. Mamaya, malalaman natin saan ba tayo dyan? Sa first seed? Sa second seed ba tayo? Sa third seed or sa fourth seed tayo mga kapatid? Amen. Next kuya? So, ibig sabihin, yung ibang buto napunta sa daanan ng tao. At na may dumating na ibon, tinuka, nawala yung buto. Amen? So, anong ibig sabihin nyo mga kapatid? Well, sige, continue mo na siya, upusin mo siya hanggang sa dulo niya. Amen? So, in application mga kapatid, yung bawat buto na yan nagre-represent sa bawat isa sa atin na narito mga kapatid. Amen? As a believer of Christ, as a Christians mga kapatid, the first seed that was sown, na tinuka lamang at dinevour ng ibon mga kapatid, ito yung mga taong nakinig ng kanyang salita, pero hindi nila sinabuhay, or hindi nila tinanggap mga kapatid. Hindi nagrema, hindi tumimok sa kanilang puso. Kaya mapapasin nyo mga kapatid, every Friday, may mga bago tayong bisita, may mga bagong soul, may mga bago tayong mga kapatid na nakakasama natin sa ating pagsamba mga kapatid. Pero napapansin nyo ba mga kapatid, merong hindi bumabalik? Amen? Amen. That is the first thing, mga kapatid. Nakinig sila ng salita,
pero hindi nila lubos na unawaan kasi sarado ang kanilang puso, sarado ang kanilang tainga, mga kapatid. Ito yung mga napunta sa daanan ng tao. Ayun yung Christian na hindi nila tinanggap yung salita ng ating Panginoon. Kaya hindi na bumalik sa church, mga kapatid. Amen? Dahil yung puso nila ay hindi handang tumanggap. Sarado, kapatid. Dapat pala, mga kapatid, maging receptive yung puso natin. Open our ears, open our heart for the Word of God, mga kapatid. Kasi ang salita ng ating Panginoon is powerful siya, kapatid. Ang salita ng ating Panginoon ay makakapagbago sa atin, mga kapatid. Kung gusto talaga natin magkaroon ng panibagong buhay, magkaroon tayo ng tinatawag na transformation, changes, mga kapatid, dapat huwag nating hayaan na papasok sa ating kabilang tenga at lalabas sa kabilang tenga ang salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, nagmamatters dito yung tinatawag na spiritual growth. Amen? Kaya yung degree ng spiritual growth natin, nagdidepende yung, mga kapatid, how willing are you to receive the Word of God? Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, ngayon, handa ba kayong tanggapin ang salita ng ating Panginoon? Amen. Amen. Meron hindi eh. Dahil? Yung sakit na yung panagpapit. Amen. So, ano nga ba yung mga reason, mga kapatid? Bakit hindi nila kayang tanggapin? At bakit sarado ang kanilang puso, mga kapatid? Bakit hindi sila receptive? Yung mga kapatid natin na hindi na bumalik, mga kapatid. Amen. Letter A. May reason, mga kapatid. Definitely. There's a reason, may dahilan. Yung spiritual pride, mga kapatid. Still deceived. Sino dito may mga pride? Chicken. Kaya dapat ang pride, piniprito yung mga kapatid, ha? O kaya nilalaba, di ba? Yung panlaba ng pride, amen? Hindi dapat yan nananahan at nabubuhay sa ating mga puso, mga kapatid. Kaya minsan, alam niyo, mga kapatid, sa mata ng ating Panginoon, pantay-pantay tayo, mga kapatid. Kay engineer ka, kay nurse ka, kay t-boy ka, kay nagtatrabaho ka sa opisina, kay construction worker ka, kay driver ka, in the eyes of our God, in His holy eyes, sa kanyang banal na mata, pantay-pantay tayo, mga kapatid. Amen? Kaso nga lang, dahil sa pride, oh, bakit ako makikinig dyan? Eh, ano na naman yung construction worker na naman yan? Ano, mga kapatid, sa ibang church, meron akong narinig na ang pastor nila doon is construction worker na, mga kapatid. Praise be to God. Pero grabe sa salita ng ating Panginoon, talagang equipped talaga siya, very empowered siya. Talagang ginamit talaga siya ng nurse. E minsan, may dumarating sa church na, let's say for example, engineer, nurse, architect, di ba? Lawyer, marami, di ba? Iba-iba. Sasabihin niya, bakit ang makikinig sa tawin? Eh, construction worker lang yan. Pero mind you, brothers and sisters, kung ikaw, eksperto ka sa iyong larangan, sa nurse man, sa engineering man, pagiging architect, sa pagiging b-boy man, pagiging construction man, pero yung nagsasalita niyo is equipped ng salita ng ating Panginoon. Kaya you have to humble down, mga kapatid. Dahil siya yung nakakaalam ng salita ng ating Panginoon in which makakabuti para sa iyo. Number two, ignorance. Pagiging ignorante, mga kapatid. Sometimes ganyan yung spirit natin. Minsan may mga taong ganyan. Ayaw nilang buksan ang kanilang mga puso dahil sa pride o pagiging ignorante, mga kapatid. At ayaw nilang sumunod, unwilling to submit, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kung gusto mo talaga lumago bilang isang mananampalataya at followers ng ating Panginoon, dapat submissive ka, mga kapatid. Kasi kapag wala kang submissive heart, definitely, nangingibabaw yung pride, kapatid. Kaya minsan kapag inuutusan tayo, di ba, sa mga task or assignment natin dito, mga kapatid, submissive mo nga ba talaga tayo, mga kapatid? Or marami tayong alibay, or meron tayong tinatawag na grumbling spirit, or nagiging reluctant tayo, mga kapatid. Alam, mga kapatid, kapag binigyan tayo ng task, ng assignment, praise be to God, kapatid. Praise be to God. Dahil binigyan ka ni Lord ng opportunity, ng privilege, para mag-grow ka pa, kapatid. Kaya kapag binigyan ka ng task, ng assignment, huwag mong iiwasan. Huwag mong tanggapin mo siya ng buo sa iyong kalooban, kapatid. Napakaraming tao sa labas, sa bata, nagdadawar-dawar ngayon, mga kapatid. Pero look at you now, you are sitting right now on this sanctuary. Ikaw yung pinili ni Lord, ikaw yung hinirang niya. You are the chosen one, kapatid. Pero bakit minsan, inaayawan natin, meron tayong tinatawag na spirit ng grumbling, mga kapatid. Ano pang kulang, mga kapatid? Hindi pa ba sapat na naghirap at pinako yung ating Diyos sa krus ng Kalbaryo, kapatid?
para hindi mo bigyan yung the best service para sa kanya, mga kapatid. Na para hindi mo i-offer sa kanya yung whatever talents or gift na meron ka, kapatid. Kaya dito, mga kapatid, kapag ganito yung spirit natin, mga kapatid, definitely, hindi tayo mag-grow, kapatid. Hindi tayo mag-grow, mga kapatid. Amen? Definitely, the growth terminates, mga kapatid. You never grow to be a child of God because the seed is God. Katulad rin nung seed na napunta dun sa daanan. Tinuka lamang ng ibon at nawala. Are we like that, mga kapatid? No. Yung tipo bagang on and off tayo sa ating paglilingkod. Kung kailan lang natin gustong dumalo, doon na tayo dadalo, mga kapatid. Or dahil meron tayong ibang motivo or meron tayong ibang agenda, mga kapatid. Amen? Ganun ba talaga yung, ganun tayo, mga kapatid? Or hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam yung purpose natin sa buhay, mga kapatid. Dapat alamin mo, kapatid, what is your purpose here on earth? Kasi kapag alam mo ang purpose mo dito sa mundo, mga kapatid, definitely, dadalhin mo talaga yung sarili mo para lalo kang lumalim, para lalo kang lumago sa iyong pananampalataya, mga kapatid. Amen? Next ko yan, next slide. Yung iba naman, mga kapatid, yung pangalawang seat, take note ha. Yung una, nandun sa daanan, tinuka ng ibon na wala. Pangalawa, others fell on rocky ground. Yung ibang buto, napunta dun sa mga batuhan, mga kapatid. Where did not have much soil? Definitely. Kasi batuhan siya, walang masyadong lupa, mga kapatid. Next po yan. Ayun yung pangalawang buto, mga kapatid. Next, sige po. Paspasin mo siya. Amen. Sige pa. Yan. Sige. Todo mo. Sige pa, kuya. Sige pa. Hindi ko na bago yung ano nito. Oh! Tambak. Yan. Ito yung pangalawa, mga kapatid. So, nandun ba kayo sa una? Sabi ni ko. Hindi, wala kayo sa una. Sa pangalawa, how about the second one? Tingnan natin, ha? Ito yung mga kapatid or mga Christian or people o mga tao who listen but don't root in the word. So, ibig sabihin, hindi nagrema, nakapakinig sila ng salita natin, Panginoon, pero hindi nagrema o tumimo yung buto o yung salita ng ating Panginoon sa kanila, mga kapatid. Kaya hindi sila nag-grow, mga kapatid. Katulad rin nung napunta sa mga batuhan. Wala kasing sapat na lupa, kaya nawala rin, namatay rin, mga kapatid. Are we like that, mga kapatid? Maaring too emotional tayo. Sino pa ba dito yung mga mahilig mag-emo? Mag-emoji? Meron ba? Masyado pa tayong too emotional? Before, I was like this, mga kapatid. I was overly sensitive. I shared this one before sa mga kapatid. Kung gaano ako kasensitive, mga kapatid. Yung biruin lamang ako, mga kapatid, hindi na ako dumadalo sa simbahan. Kapag natamaan yung ego ko, hindi na ako dumadalo sa simbahan, mga kapatid. Ganun ako dati, mga kapatid. I was oversensitive, mga kapatid. I was too emotional. Kaya yung minsan yung paglilingkod natin, nakadepende sa mood natin. Eh, hindi mo na ako dadalo kasi may pinagdaraanan ako. Lord, hindi mo na ako dadalo kasi nag-away kami ng asawa ko. Lord God, hindi mo na ako may dadalo kasi masama yung pakiramdam ko. Lord God, hindi mo na ako dadalo dahil tinatamad ako. Lord God, hindi mo na ako dadalo, inaantok ako. Nakadepende sa mood mo, yung pagdalo mo sa bahay panambahan, kapatid. Amen? Are we like that, mga kapatid? Aatin lamang tayo dahil gusto lang natin maramdaman yung ating Panginoon pero hindi bukal sa loob. Kumbaga, you are physically present pero yung heart mo malayo, nasa labas, kapatid. Nandito ka nga physically pero ang mind mo nasa labas. Magbabasketball kami mamaya. Mamaya paglabas ko, gusto kami ng pata. Mamaya magbibidyo call kami ng girlfriend ko. Mamaya tatawag, mamaya papasama ako sa tropa ko. Mamaya pupunta kami sa birthday yan. Aating kami ng graduation ng kaibigan ko. Mga kapatid, ganun ba tayo, kapatid? Inuuna pa natin yung mga ibang bagay kaysa sa gawain ng ating Panginoon. Kapatid, nalulungkot si Lord kapag ganun yung attitude natin, kapatid. Inuuna mo yung mga ibang bagay kaysa ang Panginoon. 6 days tayo nagtatrabaho, kapatid. Yung isang araw dapat dinidevote natin sa ating Panginoon para kay Lord yung isang araw na yon. Kasalanan, kapatid. Take note, my new brothers and sisters. Kapag hindi mo binigay yung araw ng Friday para sa ating Panginoon, it's a sin, kapatid. Kasalanan po siya, kapatid. Yung mas ninais mong matulog, amen, maghayaay. Mas ninais mong gumalagala, mga kapatid, kaysa yung pagdalo sa gawa ng ating Panginoon, amen. Ibig sabihin, mga kapatid, in other words, hindi siya interesado na i-exercise yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya. All of us has a faith, mga kapatid, pero nga lang ang problema, yung level ng ating pananampalataya is iba-iba.
Kasi depende on how we respond to God. It depends kung paano talaga natin tinanggap ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya the question right now, did you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior truly and genuinely, mga kapatid? Amen. Amen. Absolutely. Amen. Meron hindi sumagot. Absolutely. Kapag totoo mo tinanggap talaga ang ating Panginoon ng buong mong puso at kaluluwa, kapatid, dapat maging tapat ka sa Kanya. Yung commitment mo kay Lord. Lord, every Friday, Lord, ibibigay ko sa iyo. That was the commitment, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, itong pangalawang seed, yung pangalawang buto, hindi talaga siya interesado. Kaya, ano nangyayari, mga kapatid? Nawawala rin siya, mga kapatid. Gagawang-gawang siya. Amen? Shaky yung kanyang pananampalataya, mga kapatid. At ayaw niyang dumalo ng mga klase ng mga discipleship. Sino dito yung mahilig umuwi kagad pagtapos ang gawain? Ito po yung mga kapatid, never move on to discipleship. No desire to serve others. A lot of excuses. Aalis muna ako kasi may pupuntahan ako. Yung mga ganun, di ba? Kayo na muna dyan, bahala na kayo dyan. Yung mga ganun. Talagang yung puwit talagang inaano talaga na. Gusto na talagang umalis, mga kapatid. Dapat hindi tayo ganun, mga kapatid. Nakakahiya kay Lord. Nakakahiya kay Lord. Binigyan ka ng buhay ng ating Panginoon. Yung hininga na meron ka. Yung puso mo tumitibok dahil sa ating pa may trabaho ka, nakakapagpadala ka sa Pilipinas. Binigyan ka ng ministry, binigyan ka ng talent, binigyan ka ng gift, pero hindi mo ginagamit mightily sa ating Panginoon. You have a lot of excuses. Ayaw mong magpagal. Ayaw mong tumulong. Ayaw mong magturo, mga kapatid. Amen? Ayaw mo pang matrain ka pa, mga kapatid. Amen? Dapat hindi tayo ganito sa pangalawang buto ka, mga kapatid. Kapag ganyan tayo, yung para tayong simba-uwi, ang ating pananampalataya ay hindi magtatagal kapag binigyan na tayo ng problema at pagpapalo ng ating Panginoon. Stumble tayo. Babagsak tayo, kapatid. Faith comes from hearing and hearing the words of God, mga kapatid. Kaya dapat hindi tayo ganito, mga kapatid, sa pangalawang butong. Dapat nandun parati yung willingness natin, mga kapatid, na matuto. Nandun yung willingness natin na magpalago sa pananampalataya. Nandun yung willingness natin na mag-serve ng ating mga kapatiran. Nandun yung pagsunod. Kasi ang dami natin, prayer, Lord God, gusto kong makalipat ng kumpanya. Lord God, gusto kong magkaroon ng increment. Lord, gusto kong mag-level up. Lord, ang dami natin ginugusto at pinag-pray. Pero the question is, may condition ng Panginoon. Dapat may willingness ka to attend. May willingness ka para matuto. May willingness ka para matrain. May willingness ka para mag-grow pa, kapatid. At dapat, i-obey mo kung ano man yung nais ni Lord sa buhay mo, kapatid. Kung gusto mo talagang mag-bless, kapatid, kung gusto mo talagang pagpalain ng ating Panginoon, you must have the willingness and obedience, mga kapatid, para sa ating Panginoon. Kaya sabi dito sa faith cannot last longer, kapatid. Stumble before the face of hardship. Kaya kapag may problema na, ito na. Pinapalo ka na ni Lord kasi pasaway ka eh. Kaya ano, mga kapatid, sino dito yung madalas na hindi nauubusan ng problema? Amen? Meron yan, di ba? Yung parang pag ang nasolve na ngayon, darating na naman, yung paulit-ulit lang, na parati nating naranasan, mga kapatid, you have to question yourself, kapatid. You have to assess yourself. May mali, kapatid. May mali. May dapat kang baguhin. Amen? Kaya pag pinapalo ni Lord dahil may nais siya ipaunawa sa'yo, baka meron kang mga ginagawang bagay na hindi karak, kaulugod-lugod, na hanggang ngayon, nagtatampisaw ko pa rin sa kasalanan at lumalangoy ka pa rin. Alam mo yung tama, alam mo yung mali, pero still, ginagawa mo pa rin, kapatid. Na, kaya huwag ka magtataka, bakit ka nakakaranas ang iba't ibang klaseng problema, mga kapatid? Dahil there is a consequence, kapatid. Amen? There is a consequence. Mga kapatid, kung totoo mo talagang tinanggap ang Lord, at totoo ka talagang naglilingkod, dapat hindi mo na ginagawa ito, mga kapatid. Hindi mo siya dapat ginagawa. Dapat lahat ng ginagawa mo sa buong buhay mo, yung nakakaglorify lamang sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag kang magtataka kapag nakakaranas ka ng mga hardship, ng mga persecution. Dapat hindi tayo katulad ng banana tree. Alam niyo yung banana? Kapag sinuntok mo na ganun, di ba, natutumba, di ba? Ang lambot lang. Dapat maging almond tree tayo, mga kapatid. Kasi ang almond tree, talagang napakatibay kahit anong klaseng bagyo dumaan, mga kapatid. Amen.
He remains standing. Dapat ganun ang pananampalataya natin, kapatid. Unwavering. Pasinabi, unwavering. Hindi natin tinag, mga kapatid. No matter what happened, hindi tayo magagapi, kapatid. Ayun po yung pananampalataya na totoo, mga kapatid. Amen. Kaya, iwasan po natin ito, mga kapatid. Amen. Ngayon, the question is, ikaw ba si number two? Pangalawang seat? Sabi ni Kuya. Next, ayun. Pangatlo, mga kapatid. Dito tayo sa pangatlo, mga kapatid. Kuya, moving on tayo. Next po tayo. Yan. Yung pangatlong buto, mga kapatid, others said, Bisaya, Ilonggo man din. Others seed fell among seed. Thorns, mga kapatid. Yung pangatlong ano daw, seed, napunta daw sa mga ano, sa klase ng ganyan, yung mga maraming mga tinik na halaman. Ang nangyari, chinok lang siya ng gano'n. Nakukuha yung point. Yung parang hindi siya nag-grow. Kasi kinain lang siya ng mga halamang may mga tinik, mga kapatid. The question is, tayo ba yan? Pangatlo, next, kuya. I-explain natin further, mga kapatid. Yan, sige po. Paspasin mo siya, kuya. Sige pa. Ito yung pangatlo, mga kapatid. Ito yung mga Christians na still nakikipag-compromise pa rin sa mundo. Ouchie, di ba? Alam niyo mga carnal Christian? Amen. Christian sila, pero pag nasa labas na sila ng church, ginagawa pa nila yung mga makamundong bagay. Always deceived. Ayun ang carnal Christian, mga kapatid. Ibig sabihin, nakikipag-compromise ka sa mundo. Minamahal mo pa rin yung mundo. Because the world outside that we are living in is offering you 24/7. Satan is the father of liar, mga kapatid. Satan is the one who rule this world right now that we are living in, that we are standing with right now, mga kapatid. And Satan want to deceive you. John 10:10. Kung rito lamang ang magnanakaw para, magnakaw, pumatay, at manira, kapatid. Ayun po yung job description ni Satan, kapatid. Ito yung pangatlong sin, pangatlong buto. Christian ka na, tumanggap ka na, naglilingkod ka na, but still, nakikipag-compromise ka pa rin sa mundo. Ginagawa mo pa rin yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod at kaaya-aya sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Masakit siya, mga kapatid. Ibig sabihin, pinatutunayan lamang ito, mga kapatid, na wala kang tunay na commitment sa ating Panginoon. Kasi, ginagawa mo pa rin yung mga bagay sa labas, mga kapatid. Two things lang yan, kapatid. Either, madala mo sila dito sa bahay panambahan, or madala ka nila sa kanilang. Kaya, sabi sa kanya, may narinig tayo, di ba? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabi, di ba? Sabi mo sino mga kaibigan mo, sasabi ko kung sino ka. Ibig sabihin, kung sino yung parati natin sinasamahan sa labas, maa-adapt natin yung kanilang mga behavior. At the same time, magagawa na rin natin yung mga ginagawa nila. Kaya you have to be careful, kapatid. You have to be watchful. You have to be vigilant. Kasi ang kalaban is like a roaring lion. He is ready to devour you. Anytime, 24/7 a day, mga kapatid. Kaya dapat maging matatag tayo, kapatid. Whatever temptation will be coming, dapat kaya natin paglabanan ng kapatid. Tumanggap ka na. Kinala mo na ang ating Panginoon. Naglilingkod ka na. But still, you are compromising with the world, mga kapatid. Ito yung tinatawag na walang backbone. Walang buto. Kasi alam niya na yung totoo eh. May Panginoon ka na. Naglilingkod ka na eh. Diba? Nag-minister ka na eh. Pero still, ginagawa mo pa rin yung bagay sa mundo, mga kapatid. Hindi mo kayang pangatawanan yung katotohanan na meron ka. Hindi mo kayang pangatawanan at panindigan yung pananampalataya na tinanggap mo sa ating Panginoong kapatid. Still, nadadala pa rin ng mundo. Amen? Ito yung mga tinatawag ng mga Saturday night at the strip bar. Yeah. Oh, diba? Sino dito may mag-disco-disco dati? Amen? Ha? Gagawa mo na ako ng kasalanan ngayon. Tapos kinabukasan, magsisimba mo Sunday morning. Amen? Ganun ba tayo? Yung parang on and off, di ba? Kaya di ba dapat huwag tayong maging ano, yung katulad ng mga, ano yung mga hapon? Di ba saka ang hapon, mga kapatid? Ganun siya. May pakanan, may pakaliwa, di ba? Gaya yung hapon, ganyan. Di ba ganyan yung, dapat go sida at a tool, mga kapatid. Mapi yamin, mapi yasar, mapi irja. Amen? At a tool, sida tayo dapat, mga kapatid. Mapi minimini, mapi kita-kita, mga kapatid. Amen? Dapat ganun po tayo, kapatid. As a Christian, mga kapatid. May kasabihan nga, you cannot serve two master at the same time. Amen. The Bible says, mga kapatid, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Either you will love the one or despise the other, kapatid. Kaya dapat, yung Friday,
Ibigay mo talaga kay Lord. Amen. Ibigay mo talaga kay Lord, kapatid. Minsan, there are a lot of temptation. Anong mga temptation? Yung kumita ng pera. Definitely. God is, yung mundo, ino-opera ka, mag-part-time ka, yung mga ganun, di ba? Para kumita ka ng pera. Pero ano mga kapatid, ako, testimony ko to. Before, mahilig rin ako mag-part-time, mag-overtime, mga kapatid. Sinasama ako sa simbahan, ayaw ko. Alam mo mga kapatid, ano nangyari? May overtime na naman, nadadagdagan yung sahod ko. Pero alam mo mga kapatid, binabawi rin ni Lord. Either, magigipit ka sa pera, may magkakasakit sa pamilya mo, o nangangailangan ka ng pera. Kaya yung kinita mo, yung overtime mo, yung part-time mo, kulang pa sa pambayad, sa ospital, sa pambili ng pangangailangan ng pamilya mo. Kapatid, magising na po tayo, kapatid. Wake up now. Amen. Wake up now. Unahin mo ang hari ng mga hari. Unahin mo yung ginda, mga kapatid. Amen. Unahin mo siya, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, sa pangatlong seed, nagmamatter pa rin yung ano yung bless. Amen. Kaya naglalaban siya, mga kapatid. Sabi nga dito, desire of the bless and the will of the spirit cannot coexist. Hindi sila pwede magsama, mga kapatid. Amen. Yung, alam mo yung mga temptation, yung bless from the outside, mga kapatid, yung mga ino-offer ni Satan, na talagang nadadala ka pa rin, mga kapatid, nadadaran ka pa rin, mga kapatid. Amen. Hindi siya pwedeng magsama, hindi sila pwedeng mag-agree sa kalooban or spirito ng ating Panginoon, mga kapatid. One overcomes the other, definitely. Mamili ka ngayon. Amen? Kaya minsan, kapag may problema tayo, may pagsubok tayo, ibig sabihin, kasalanan natin. Bakit? Kasi binigyan tayo ng free will ni Lord para gawin ang tama o yung mali. Pero but still, dahil stubborn tayo, hard-headed tayo, mas pinili pa rin natin yung mga wrong choices. Kaya mga kapatid, whatever happens to you, or in the future, mga kapatid, it's all about your choice, kapatid. Binibigyan ka ng choice ni Lord para mapagaan, mapaganda ang buhay mo. But still, pinili pa rin yung mga makamundong bagay, kapatid. Mas pinili mo pa rin nandun sa labas na makasama pa yung mga unbelievers, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, itong pangatlong seed, mga mali o hindi tama ang kanilang mga priority. Ibig sabihin, hindi ang Panginoong Diyos ang kanilang priority. Ang priority nila yung labas. Kasi they are being preoccupied kung ano yung mga ino-offer sa labas, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, hindi mo priority si Lord. Pero ang sabi na Lord, dapat mag-focus ka sa akin. Dapat ako yung unahin mo. Kasi hindi kita pagpapalain kung hindi mo ako unahin, di ba? Sabi niya doon, desire yourself, di ba? Delight yourself into the Lord and He will give you the desire of your heart. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things, all, sinabi niya, lahat shall be added to you as well. Ibig sabihin, mga mali yung priority natin, mga kapatid. Ito yung pangatlong seed. Maaring masyado nabuworry. Hindi sila dito yung worry yan parati. Yung parating naligaga. Parating, ako ganun ako before. Masyado akong napaka-worry, mga kapatid. Pero ano, mga kapatid, yung ibon nga sa impakawin, nabubuhay. Diba? Hindi naman sila pinapakain. Diba? How much more you are the most precious creation ng ating Panginoon. Do you think na hindi ka pagpapalain, hindi ka tutulungan ng ating Panginoon? Of course not. Amen? So, ibig sabihin, mahal ka ng Lord, mga kapatid. Kaya dapat hindi ka na mag-worry. Sabi yan sa 1 Peter 5:7, cast all your cares, di ba? And I will give you rest. Lahat ng ating mga pinagdaraanan, lahat ng ating mga problema, amen? I-lift up lang natin lahat kay Lord, mga kapatid. Because apart from God, we can do nothing, mga kapatid. Amen? Chase after wealth. Ito yung mga mahilig mag-ano, yung about money matters. Amen? Huwag kayong maging money-money. Di ba? Money matters. Amen? Kasi yung masyadong inahabol yung pagyaman ng pera. Amen? Amen? Nakakarlit pa kayo, mga kapatid? Nakakarlit tayo. Yung parang gusto ko talaga nila, ang mindset nila, kumita mo, magtiwala ka ng Lord, kapatid, kahit wala kang trabaho. If only if you trust the Lord, hindi ka pagkukulangin ni Lord, kapatid. Believe me, na-test ko na yan, mga kapatid. Na-test ko na yan. Nung wala akong trabaho ng ilang buwan, 5 months wala akong trabaho before. Alam mo, nagtiwala lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Lahat ng pangangailangan mo sa pamilya mo sa Pilipinas, God will provide. God will provide, kapatid. Only if you trust the Lord, kapatid. Kasi the problem is, tayo, yung puso natin, mga kapatid. Wala tayong tunay o totoong relasyon sa ating Panginoon. Dahil ang top priority natin is yung ating mga pleasure sa labas, mga kapatid. Yung mga bagay-bagay na panlabas, mga kapatid. Hindi yung eternal, hindi yung ating Panginoon, hindi yung kanyang kingdom, mga kapatid. Amen. The question right now is, are you the third seed? No. No? Wala na kumiling. Wait.
Oh, number one, number two. Si Ate Jen. Pang-apat ko yan. Next. Last na ito, mga kapatid. Yung pang-apat, mga kapatid, yung una, napunta doon sa daanan, tinuka ng ipon. Yung pangalawa, napunta doon sa mga batuhan. So, hindi siya nabuhay. Depende kasi walang soil, mga kapatid. Yung pangatlo, napunta doon sa mga halaman na may mga tinik at na-chok lang siya, mga kapatid. Amen. Yung pang-apat, this is the good news, mga kapatid. Ikaw ba ito? But some fell on good soil which produce a crop. Amen. Moving on, kuya. Paki-slide, paki-ano natin yung next slide. Yan. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Ito yung mga kapatid, yung mga Christian, yung mananampalataya, o believer sa ating Panginoon, nung na-invite sila dito sa bahay parambahan, sa church ng ating Panginoon, yung salitang kanilang narinig, tumimo at nagrema sa kanila. Amen? At bumalik sila. At nung bumalik sila, nandun yung desire ng kanilang puso na matuto, lumago at lumawa at patuloy na nag-grow ang kapatid. At sa mga oras na ito, up to this time, nagpapagamit na sila sa upasan ng ating Panginoon. Ito yung pang-apat na sila. Ibig sabihin, mga kapatid, whatever words they hear, mga kapatid, in-apply nila, sinabuhay nila, mga kapatid. Now, ikaw ba ito, mga kapatid? Palakpakan natin si Lord yung mga nangyari ito. Itlay mo na yan, kapatid. Huwag ka na doon sa unang seat, huwag ka na doon sa pangalawa, huwag ka na sa pangatlo. God has given you the opportunity and the privilege and the chance. Use it mightily for the glory of God, kapatid. Huwag ka nang babalik sa mundo. Huwag ka nang kikita-kita. Huwag ka nang magmimini-mini. Sabi ng ating Panginoon, I will have you hot or cold. But if you are lukewarm, nasa gitna ka, I will vomit you out of my mouth. Isusupa ka ng Panginoon, kapatid. Kapag nasa mundo ka pa rin, dapat focus ka lang kay Lord, mga kapatid, sa ministry na iyong ginagalawan. Sa pagdalumo, sa pakikinig ng salita, sa patuloy na paglago mo sa pamamagitan ng mga ino-offer ng ating bahay panambahan, kapatid. Ito yung mga application. Ibig sabihin, ina-apply niya na, mga kapatid. At dahil sa pag-apply niya, nag-grow si kapatid. Amen? At right now, praise be to God dahil ginagamit na siya sa pulpito, mga kapatid. Dinidesign niyo rin ba na magamit sa pulpito, mga kapatid? Now, someday, somehow, in the perfect time, istatayo na rin kayo dito, mga kapatid, that God will use you mightily and you will be a living testimony. Lalo na sa mga hindi pa nakakakilala, mga kapatid. Sabi dito, the seed that fell on the good soil, ito yung mga seed na napunta sa magandang lupain, mga kapatid, sa good soil. Sabi sa Luke 8:8 says, when Jesus said this, He called out, he who has ears to hear, let him hear. Amen? Kasi alam natin, mga tao talaga, sadyang sarado ang puso. May matigas ang puso. Sadyang sarado ang isip, mga kapatid. Kaya, binigay ito ng ating Lord yung parabola na ito. Nasa ganon, iniiwan niya sa atin itong itong salitang ito na he was here to hear, let him hear, mga kapatid. Amen. Nasa sa'yo na yan, kapatid. Binibigay ni Lord sa'yo right now kung isasabuhay mo ba or hindi. Or mananatili lamang din sa kabila at wala tayong gagawin, mga kapatid. Kaya sabi ng ating Panginoon, Jesus said this several times. The book of Revelation uses the praise 8 times. The praise is a bell ringer. It's a wake-up call, mga kapatid. Wini-wake up na tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. It's an urgent request to listen to God's words. So dapat, ang puso natin is maging receptive. Pag sinabing receptive, handa ka parati, excited ka na makarinig ang salita ng ating Panginoon. Are you that excited, mga kapatid? O baka may hinihintay nyo na yung conclusion dapat, para makalabas na ako. Di ba pinayunay yung conclusion? Para makapunta na, makapaggalagala na, conclusion. Dapat una yung conclusion eh. Yung mind talaga sa labas na naglaro, ganun ba tayo, mga kapatid? Ano, mga kapatid, dapat parati tayo excited. Excited dapat tayo sa Word of God. Yung Thursday pa lang, mga kapatid, nararamdaman nyo ba ito, mga kapatid? Yung Thursday pa lang, excited ka na, Lord. Gusto ko nang pumunta sa simbahan kasi gusto ko nang makapagsaba, makapagpure. Lord, ano bang susuotin ko, Lord? Lord, ito yung susuot ko. Are you that excited? Magpapaganda ako, magpapagwapa ako dahil gusto ko, Lord, pag humarap ako sa'yo, pleasant ako. Nandun yung joy, nandun yung kagalak. Ganun ba kayo, mga kapatid? O baka pag Thursday, may atuwa ka na naman okay. Bukas. Sita ni Sita, papay-payang ka na. Tulog ka na. Pero pas, di mo na ako makakatulog kasi masakit yung ano ko, hindi ko ito. Masakit yung katawang. Ang daming dahilan, daming alibay, ang daming reason, kapatid. Are you like that, kapatid? Nawa, hindi na natin maranasan, mga kapatid. Hindi na natin ma-encounter yung mga ganun na hindi mo na ako dadalupas kasi may pupuntahan ako, Lord. Hindi mo na ako dadalon. Kasi magbibidyo call kami ng misis ko, ng girlfriend ko. Lord, hindi mo na, pas, hindi mo na ako dadalon. Ang daming alibay, mga kapatid. Kapag binigyan ka ng opportunity, Lord, na makapagsamba, makapagdalon,
Do it for the glory of God. Dapat excited ka parati, kapatid. Dahil si Lord, always excited for your presence, kapatid. Kasi alam mo, may magandang plans, Lord, sa'yo. Then may maganda siyang gagawin sa buhay mo. Wala namang ibang nais ang Lord sa atin na magpasama tayo, di ba sabi niya sa Jeremiah 29:11, di ba? Or I declare, di ba sabi ng ating Panginoon, kundi magbigyan ka ng buhay na wala hanggang, buhay na sagana, sapat, at kasiya-siya. Gusto niyo ba yung maranasan, mga kapatid? Yung pagpapalay sa talagang rumarangasa, na halos wala namang paglagyan yung room mo, kapatid. Ganun talaga yung overflowing grace ng ating Panginoon. Kaya sabi nito, it's an urgent request to listen to God's word and do as He has said. Then you should ask, what must I do so that I can be a fruitful Christian? Natanong niyo ba yung mga kapatid sa inyo sa sarili? Kaya ngayon sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Itanong natin to sa ating mga sarili. 1, 2, 3. What must I do so that I can be a fruitful Christian? Gusto niyo ba talaga maging fruitful Christian? Amen. Yung talagang worthy at karapat-dapat sa ating Panginoon, talagang kagamit-gamit mightily sa kanyang ubasan. Amen. Next po yan, ito po yung mga kasagutan, mga kapatid. Kung nais natin talaga maging fruitful Christian para sa ating Panginoon. Number one, definitely, sige, tapusin mo yan po yan. Number one, definitely, dapat unahin nating baguhin yung ating unreceptive heart. Dapat yung puso natin parating bukas. Dapat yung tahinga natin, dapat parating bukas siya para makinig ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Dapat sabi sa Isaiah 6:9, learn to listen. Dapat handa ka parating makinig ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Dapat hindi bato yung ano mo, yung puso mo, mga kapatid. Dapat hindi sarado yan. Always open up sa ating Panginoon, mga kapatid. And then number, letter B, sabi ito, submit yourself to godly rebuke and confrontation. So dapat handa tayo na ma-rebuke, mga kapatid. Praise be to God sa mga kapatid. Kasi kapag mararaman natin na ang kapatid is mature, kapag nirebuke mo siya, tinuturuan mo siya, kinukorek mo siya, tinitray mo siya, hindi siya nagre-reklamo. Tinatanggap niya, Pas, o kuya, maraming salamat dahil sa'yo, nakita mo yung pagkakamali ko. Maraming salamat dahil nirebuke mo ako. Dapat ganun yung attitude natin, kapatid. Kasi minsan kapag pinagsasabihan, or nirebuke, or kinukorek, ano nangyari? Nagtatampo. Nagre-reklamo, hindi na dumatanong. Amen. Nagmamakasalaman ng mga kapatid. Amen. Kaya dapat, sabi dito sa letter C, don't let pride to prevent God's words. Ang salita ng ating Panginoon ay sapat. Sapat na siya, mga kapatid, sa ating buhay. Completos recatos ang salita ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mong mabago, gusto mong matransform, gusto mong ma-change, gusto mong ma-shape, dapat huwag mong pipigilan ang salita ng ating Panginoon na ipasok sa iyong tahina at sa iyong puso at sa buong pagkatao at buong kaluluwa, kapatid. Dahil yung salita ng ating Panginoon is mabisa siya. Kapag nalulungkot ka, basahin mo si Bible, kapatid. Kapag may pinagdaraanan ka, suliranin, kapigatian, nag-aaway man kayo, nalulungkot ka, may anxiety ka, may depression ka, word of God, kapatid. Ito pa rin ang sagot, kapatid. Lahat kompleto siya, kapatid. Ang problema, hindi natin binibigay yung oras, yung sarili natin ng oras para basahin ito, mga kapatid. Dahil marami tayong bagay na pinahahalagan more than the Word of God. Ito yung mga tinatawag na idolatry. Kapag meron kang bagay na ginagawa na more than pa sa ating Panginoon, that is idolatry. Kapag marami kang nilalaan ng oras sa Mobile Legends, that is idolatry, kapatid. Kapag marami kang nilalaan ng oras sa mga social media, sa TikTok, sa YouTube, sa panunood, that is idolatry, kapatid. Kasi mas marami kang binibigay ng oras. Kapag ang isip mo parang is kumita ng pera, mag-overtime man, mag-part-time man, that is idolatry, kapatid. Kasi hindi mo inuuna ang Panginoon, hindi mo inuuna yung kanyang salita, kapatid. Dapat mas lamang yung oras na binibigay mo sa Biblia at sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. More than anything else, kung gusto mo talagang pagpalaing, kapatid, if you want to be blessed by God, this is the answer, mga kapatid. Nangihina ka? Meron kang pinagdaraanan? Meron kang anxiety? Andito siya, kapatid. Nag-away man kayo? Hindi mo kayo nag-aintindihan? This is the answer, mga kapatid. Balik ka lang, di ba? Kapag, sabi nga, di ba, yung isa sa na-post ko, mga kapatid, sabi doon, kapag may pinagdaraanan ka, may suliranin ka, may kapigatian, nakakaranas ka man ng pagsubok, anong sabi doon? Bagsak? Ano? Luhod, dasal, bangon. Ayun po yung cycle natin as a Christian, mga kapatid. Bagsak, luhod, dasal, bangon. Ganda, mga kapatid. Huwag ka magpapalugmok sa problema, kapatid. Huwag mong binibaby yung problema, kapatid. Di ba? Kasi laki man ang barko, ang problema mo. Pero kasi lawak naman ang dagat,
ang solusyon na ibibigay ng ating Panginoon. Magtiwala ka lang kay Lord, kapatid. Huwag mong tambayan ang problema. Daanan mo lang siya, kapatid. Kasi kapag binibigay mo si problema mo, binibigay mo pa ng chupon, di ba? Sa kapasipan, di ba? At the end, ikaw ang tago, kapatid. Pagising mo, after how many hours, talunan ka pa rin. Bakit? Kasi masyado nagmamatter sa iyo yung mga bagay ng mga kapatid. Hindi ka nagtitiwala kay Lord, eh. Hindi ka nagtitiwala, hindi ka nagpipray. Amen? Kaya sabi ito, don't let the enemy whisper. Ang kalaban talaga ngayon niya. Itong ating ito, yung subconscious natin, yung ating isipan, diyan talaga tayo dinadali ng kalaban. Diyan pumapasok sa state ng mga kapatid. Iba't ibang klase ng temptation ang inaan niya. Kaya kapag mahina ka, yung pananampalataya mo, definitely, madali kang matem, madali kang bumagsak, kapatid. Kaya dapat pagtibayin mo yung pananampalataya mo, kapatid. Sa ganun, kahit anong klase ng temptation, kahit anong klase ng pagsubok yan, hindi ka matitinag, hindi ka magagapit. Amen? And then sabi dito, don't be ignorant. Huwag tayo maging ignorante. Now, none of us are perfect. Definitely, wala namang perfecto, mga kapatid. Hindi perfecto na talaga yung perfect. Only the Lord Jesus Christ. Amen? But hayaan natin yung banal na Espiritu ang tumulong sa atin. Mag-search sa atin inside and out. Kapag meron ka mga bagay na hindi maarok, meron ka mga bagay na nahihirapang intindihin, pray and ask the Holy Spirit. The Holy Spirit will give you the right wisdom para unawain yung mga bagay-bagay na hindi natin maunawaan. Next, kuya. Marapit na po. Conclusion na. Pangalawa, dali. Paspasan mo siya, kuya. Let growth be first. Sabi ditong grow up. Dapat matuto na tayo, mga kapatid. Huwag na tayong maging parang mga baby pa, mga kapatid. Alam niyo, mga baby Christian, yung alagain pa, yung parating pinapalo up, yung parating binabantayan, dapat hindi na tayo ganun, kapatid. Kapag matagal ka na nagsisimba, matagal ka na dumadalo, matagal ka na naglilingkod, dapat mature Christian na tayo, mga kapatid. Hindi na tayo yung tipong pasaway na parati tayong inaalagaan pa na binibaby pa, mga kapatid. Learn to be mature, mga kapatid. Grow up. Learn to forgive and forgive. Forget, mga kapatid. So matuto tayong magpatawad at kalimutan. Do not dwell on the past. Kung may mga nagawa man tayong kasalanan, in the present or in the past, mga kapatid, it doesn't matter sa ating Panginoon. Dahil ang Lord, mas nagmamatter siya ngayon sa mga oras ito, during our present time at in the future, mga kapatid. Do not dwell on the past, sabi sa Isaiah, mga kapatid. Amen. Don't feel satisfied by being a spectator. So huwag tayo maging sapat lamang na tagaupo lang dyan. Amen. Yung magiging chairman tayo. Amen. Chairman. Diba? Tagaupo, mga kapatid. Don't be an spectator. Dapat i-desire natin, mga kapatid, na lumagok tayo at magamit tayo mightily sa ubasan ng ating Panginoon. Amen. Get involved, mga kapatid. Kapag mayroong mga activities dito sa church, get involved. Have the initiative. Makihalubilo tayo. Kasi alam naman natin na lahat ng activity or programs ng church ito is para rin sa atin, sa ikalalago natin at ikabubuti natin, mga kapatid. Stop giving excuses why you cannot get involved. Huwag tayong maraming excuse, mga kapatid. If you truly honor God, mga kapatid, if you truly love our God, mga kapatid, at talagang tutukan tumanggap, mga kapatid, if you are truly a genuine Christian, wala dapat excuses sa'yo, mga kapatid, na para hindi ka ma-involve, mga kapatid. Have the desire, have the initiative to serve others in behalf of God, mga kapatid. Kapag tinulungan natin ang ating kapwa, definitely parang tinutulungan natin ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi ba natin nakahawakan physically yung ating Lord, pero what you do to the least of your brothers, sabi nga, you do unto me, mga kapatid. Next, kuya, number 3. Paspasin natin ito. Sige, kuya, next. Be teachable. Dapat ang puso natin is handang turuan. Hindi tayo dapat yung ma-prideful, mga kapatid, yung matigas ang puso. Dapat, kung gusto talaga natin lumago at gusto natin lumawak para sa ating Panginoon, mga kapatid, dapat nandun yung teachable heart natin na handa tayong magpa-correct, handa tayong magpa-rebuke, handa tayong magpa-train, handa tayong magpaturo, mga kapatid. Never make this mistake. I know everything. Minsan may ganun tayo, mga kapatid, na attitude. Ah, alam ko na yan. Alam ko na yan, di ba? Ako, di ba? May mga ganun tayong spirit, di ba? Kaya minsan naisip natin, baka ang kurso mo nung college is apology, di ba? Ako, alam ko na yan. Ako yan. Mga ganun pride, mga kapatid. Take part in regular Friday service, small group. Dapat after nito, mga kapatid, kapag mayroon pang activities ng Diyos, huwag tayo nagmamadali, mga kapatid. Yung parang sinisilihan yung puwit natin. Kung nagmamadali tayo, mga kapatid, huwag kang tumakas, mga kapatid. Para sa'yo ito, kapatid. Ikaw yung pinili ni Lord, ikaw yung nandito, binigyan ka ng chance ni Lord, eh, para mag-grow deeper. Dapat i-grab natin yung opportunity. Kapag may mga activities after the church service, dapat maging involved tayo sa mga prayer meeting, mga kapatid, sa mga small group, discipleship training, mga kapatid. Sa mamaya,
May mga ganun tayo mga kapatid. May mga short meeting tayo. Amen. And let your faith be strengthened. Dahil sa mga ganitong mga activities mga kapatid na ginagawa natin every Friday, napapalakas yung ating pananampalataya mga kapatid. Kaya kapag lumabas tayo sa gate na yan, we are ready to conquer the world mga kapatid. Ibig sabihin, ano ka na naman ulit? Malakas ka na naman, overcomer ka na naman, winner ka na naman, amen? Kaya anumang troubles na labas ang ma-encounter natin, hindi ka basta-basta matitinag. This helped you to become an almond tree Christian instead of banana Christian, kuya. Ano? Paki-plus. Next, number four. Next. Yan, stop compromising. Sabi dito, kung gusto mo talaga maging fruitful Christian, dapat stop compromising. Remember, flesh and the spirit cannot coexist. Always remember that. Stop scratching your head and stop bargaining with sin. Nakikipag-bargain pa ba tayo sa kasalanan, mga kapatid? Kaya kapag may problema ka, sabi mo, sisisihin mo na naman, Lord, ako na naman. Pero hindi mo nakita, may mga bagay kang ginagawa, mga kapatid, na hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin. Amen? Hindi man lang natin nakikita ng bawat mata natin, pero si Lord nakikita niya, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ito, you cannot cut and sing, it will devour you one day. Kapag patuloy ka pa rin nagtatampisaw sa kasalanan yon, one day, that sin will devour you, kakainin ka, kapatid. Kaya darating yung time, maraming pagsubok na darating, mga pagpapalo. Kaya alam mo mga kapatid, minsan nagkakasala tayo, pero hindi natin alam, di ba sabi, what you see is what you reap. One of the principles of the Bible, kung ang ginawa mo, aanihin mo. Kaya minsan kapag nagkukumit tayo ng sin, akala natin yung mga consequences is tayo lang ang nakakaranas. Pero hindi alam mga kapatid, damay si pamilya kapatid. Damay si pamilya. Kapag gumagawa ka ng bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, amen? Mga immorality, yan mga kapatid. Mga premarital sex, mga kapatid. Don't do it, kapatid. Don't do it. I urge you. I encourage you. Sa pamamagitan ng ating Panginoon sa mga oras ito, huwag natin gawin yung kapatid. Dahil one day, that thing that you are doing will devour you. Magpakasal muna kayo, hindi bago kayo magkaroon ng receiving mga kapatid. Dapat wala. Kaya minsan, papaluin ka talaga ng Lord kasi may mali. Mali yung ginagawa, kaya nakakaranas ka ng pagsubok. Hindi pa kakaintindihan, sira ng relasyon. Bakit? Still, you are cuddling with sin. Nagtatampisaw ka pa rin, lumalangoy ka pa rin. Kapatid, ayun po siya. Judgment is promised to those who compromise with the world. Kaya, ano man tinanong natin, aalihin natin. Pagdating ng takdang panahon, i-judge tayo according to what we had done here on earth, mga kapatid. Amen? Whether good or bad. Amen? Next ko yan, number 5. Lapit ako. Don't be too late. Repent and ask God to forgive you. God is a forgiving God. God is a merciful God. God is a God of chances, mga kapatid. Walang mahirap para sa ating Panginoon kung talagang willing tayong magbago, mga kapatid. If you are willing to, what you call this one, to magkaroon ng panibagong buhay, mga kapatid, all we need to do is repent and sin no more and ask God to forgive you. Ask the Holy Spirit to give you the strength. Stay away from the compromising situation. Iwasan na po natin yun. Next, kaya? Next slide. Sige pa po. Last na po yan. Number 6. Yan, set your priorities. So right now, if I will ask you, who is your priority now? Jesus Christ? May natutulog? Alam niyo yung pagtulog, mga kapatid? Talent dyan. Parang kaya napakinggan ko na yan. Hello? Hindi magagayin. Abay, walang ibang makakagawa yun, pati ikaw lahat. Kaya, marami tayong talent, kapatid. Amen. Kaibigan mo yung tulog yan. Kaya, ayun, ano lang, icebreaker. Set your priorities. So, tinanong ko kay kanya, sino ba yung priority na yun? Ang ating Panginoon. So, let God be the top priority in your life, Matthew 6:24. Don't let the worries of life to distract you. Maraming pagsubok, maraming mga worry. Dapat hindi ito makakapag-distract sa inyo. Make a press commitment right now. So, are you ready to commit right now, mga kapatid? Amen. So, next po yan. Last na po yan. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, yung klase ng pananampalataya na meron ka. As a Christian, sino ka dito mga kapatid? Ikaw ba yung faith blinders? Yung values of God, yung message hindi mo maintindihan kaya kinain lang ng ibon? Amen? O ikaw ba yung faith na nandun sa rocket, sa mga batuhan? Yung contentment and surface facing God, skip dedication to them
to death needed to stand firm. Amen? Kapag may mga problema sumarating, madali kang naliliguak, mga kapatid. Na-stumble ka agad, nabukul ka. Kasi yung pananampalataya mo is mababaw, kapatid. Ikaw ba yung faith rebel? Distractedly allows worldly priorities. Yung nakikipag-compromise ka pa rin sa mundo natin, mga kapatid. Ayun ba yung pananampalataya na meron ka na? You are a Christian, you minister already, you have, alam na yung katotohanan, mga kapatid, ginagamit ka na, but still, you are still compromising outside. Ikaw ba yan, yung tinatawag ng faith rebel? O ikaw yung remaining faith, yung pang-apat, which is napunta doon sa good soil, na nag-i-endure, ano man ang mangyari, remain standing siya, remain firm, and steadfast sa kanyang pananampalataya. In Jesus' name, understand and practice the word of God. Ikaw ba yung Christian? Ikaw ba yung nakarinig ng salita ng ating Panginoon na nagpapatuloy at isinasabuhay yung salita ng ating Panginoon? Amen. Amen. So right now, iiwan ko yung question. Sino ka doon sa apat? Number one, yung unang seat, pangalawang seat, pangatlong seat. Sino dito sa unang seat? Taas ang kamay. May tumaas? Hindi, joke lang. Pangalawa, sino dito? Wala? Napunta sa mga rake. Pangatlo, napunta sa mga tinik. Wala? Pangapat? No, dalawa na sa buhay. Ibig sabihin, still in the process pa, mga kapatid. From glory to glory, mag-grow tayo, mga kapatid. So, wala tayo mag-stop. Next, let's be last. Ayan, the parable of the sower, deep and growth charge. Ito po yung charge niya. Yung level zero, meron tayong ground. Yung shallow, mababaw yan. Yung deep, malalim na yan, mga kapatid. So, makikita natin yung ibon, dinuka, di ba yung nan, yung quick, then competing with the world, still compromising, na-scorch siya, na-choke siya. Pero yung pinaka-last,